Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa vlog natin ngayon mga ka-inspired, pag-uusapan naman natin ang 8 tips para magtiwala sa iyo ng lubos ang ka-LDR mong lalaki. Shoutout time tayo mamaya mga ka-inspired. At kung handa na kayong lahat mga ka-inspired, ay magsimula na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para magtiwala sa inyong lubos ang ka-LDR mong lalaki is, wag na wag kang magsisinungaling sa kanya kahit kailan, kahit gaano na kayo katagal habang buhay. Opo mga ka-inspired, kahit kailan, o kahit sinasabi mo pang matagal na kayo, hindi mga ka-inspired, kahit gaano pa kayo katagal, kahit 5 taon na kayo, 10 taon na kayo, o dekada-dekada na kayong magkarelasyon, ay wag na wag kang magsisinungaling sa kanya. Opo mga ka-inspired, kasi ang tiwala, napakahirap buuhin yan. Sabi nga nila, ang tiwala parang baso. Malaglag mo lang ng 1 beses at nabasag ay mahirap na itong ibalik sa dati. Yes, mga ka-inspired. Meron pa namang mga tao o lalaki, lalo na long distance relationship kayo, na kapag nagsinungaling ka lang ng 1 beses, ay talagang mawawala na yung tiwala niya sa'yo. Yes, mga ka-inspired. Habang buhay, ano man ang mangyari, long distance relationship man kayo o hindi, ay huwag kang magsisinungaling sa kanya. Sikapin mo na sabihin ang lahat ng totoo sa kanya. Ano man ang mangyari, at least naging tapat ka sa kanya at hindi ka nagsinungaling. At yung tiwala mo, sigurado ako, mananatili yan sa puso niya hanggat hindi ka nagsisinungaling sa kanya. Pangalawang tips mga ka-inspired para magtiwala sa inyong lubos ang ka-LDR mong lalaki is, maging tapat ka at totoo kahit kanino at makikita niya ito. Opo mga ka-inspired, kung magiging totoo ka at tapat sa kahit kanino mang tao, saan man at kailan man ay makikita niya ito. Opo mga, hindi naman bulag yun at hindi naman manhid yan. Kapag nakikita niya na ikaw ay hindi ka nang gagancho sa ibang tao, hindi ka nang loloko ng ibang tao at tapat ka sa kahit kanino man, ay makikita niya ito at magtitiwala siya ng lubos sa'yo. Yes mga ka-inspired, kasi isipin niya kung sa ibang tao nga eh totoo ka, tapat ka at hindi ka nagsisinungaling o nagloloko, ay siguradong sa kanya din mas lalo na hindi ka sa kanya magtataksil o magsisinungaling. Kaya magtitiwala sa iyong lubos yan. Lalo na kapag nakikita niya, tatapat ka rin sa ibang tao. Pangatlong tips mga ka-inspired para magtiwala sa iyong lubos ang ka-LDR mong lalaki is, huwag kang magbabago. Opo mga ka-inspired, kailanman ay huwag kang magbabago. Nang sa ganon ay hindi rin siya mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan manatili ka kung, let's say, huwag kang magbabago sa paggalambing mo sa kanya. Sa pagmamahal ay pinapakita mo, sa kahit ano pa mang nakasanayan mo na ipinapakita at ginagawa mo sa kanya, huwag kang magbabago. Kasi minsan, kaya nawawala yung tiwala ng isang tao ay kung ano ang iniisip niya dahil nagbabago ka. Dahil nagbabago yung isang tao sa atin, nag-iiba yung mindset natin sa kanya. At iniisip natin na baka ganito, baka ganyan. Kaya mga ka-inspired, upang magtiwala sinang lubos at hindi mawala ang tiwala at hindi magduda ang isang lalaki sa'yo, lalo na kung LDR kayo o long distance relationship kayo, ay huwag kang magbabago. Pangapat na tips mga ka-inspired para magtiwala sinang lubos ang ka-LDR mong lalaki is, ipakilala mo siya sa pamilya mo at mga kaibigan. O kung mga ka-inspired, kung gusto mo mabuo ang tiwala ng isang lalaki sa'yo, talaga namang hindi siya mag-isip ng kung ano-ano, ay ipakilala mo siya sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo na rin ka-inspired. Kasi isipin niya, wala kang tinatago sa kanya. Dahil ipinakilala mo nga siya sa pamilya mo, sa mga kamag-anak na rin at mga kaibigan. Kasi kung iisipin niya, kung ayaw mo siyang ipakilala sa mga kaibigan mo halimbawa o sa pamilya mo, ay meron kang tinatago. Pero kung papakilala mo naman siya sa lahat, ay iisipin niya na dapat kang pagkatiwalaan. Dahil hindi mo itinatago yung mga mahalagang tao sa buhay mo. Ipinapakilala mo siya sa mga mahalagang tao sa buhay mo. Panglimang tips mga ka-inspired para magtiwala sa inyong lubos ang ka-LDR mong lalaki is, wag na wag mo siyang ikukumpara sa ibang lalaki. O kung mga ka-inspired, kasi dyan din nagsisimula yan eh, kung bakit minsan nagdududa, nawawala ng tiwala, ay dahil ikinukumpara mo siya o ikinukumpara ng isang babae, yung isang lalaki sa ibang lalaki. O kung mga ka-inspired, isipin niya, ganun pala, mas gusto mo pala yung ganyan. Para sa'yo, mas lamang pala siya sa akin. Para sa'yo, mas magaling pala siya kaysa sa akin.
Siguro ganyan. Siguro ganito. Siguro gusto mo siya. Yung mga ganun kayong spot. Kaya wag na wag mo siyang ikukumpara. Ibang lalaki. Dapat siya yung ipakita mo at paramdam mo sa kanya siya yung the best. Huwag mo siyang ikukumpara sa iba. Kung hindi man siya masyadong magaling at talaga namang hindi naman siya masyadong inaayos yung relasyon nyo, eh huwag mo pa rin ikumpara sa iba. Kasi dyan nagsisimula yung mga palaisipan sa isip nyo na baka ipagpalit mo siya sa iba. Kaya naman yung tiwala, eh bumababa. Puro duda. Kaya huwag mo siyang ikukumpara sa iba, mga ka-inspired. Kung ayaw mo mag-isip siya ng kung ano-ano sa'yo. Pang-anim na tips, mga ka-inspired, para magtiwala ng lubos ang ka-LDR mong lalaki sa'yo is ipakita at iparamdam mo sa kanya na wala kang ibang hangad o habol sa kanya kundi ang pagmamahal niya lang. Opo, mga ka-inspired. Kailangan ikaw din sa'yo din magsisimula talaga eh. Pakita at iparamdam mo na wala ka namang ibang habol o hangad kundi ang pagmamahal niya lang. Let's say, huwag kang manghingi ng kung ano-ano sa kanya. Huwag kang mag-demand o mag-request ng kung ano-ano sa kanya. Dahil minsan tao lang din niya nakakaramdam at nagdududa, minsan nagkakamali sa pag-iisip. Kaya naman, pakita mo na wala kang ibang hangad. Kundi ang lambing niya, yung pagiging sweet niya, yung katapatan niya, yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagiging lalaki niya bilang pagmamahal niya sa inyong relasyon. Yes, mga kinsman, wala kang ibang habol. Yun ang iparamdam mo. Yun ang ipakita mo na wala kang ibang habol kundi pagmamahal niya lang. Kasi minsan kaya nawawala yung tiwala ng isang tao o yung tiwala natin sa isang tao, sa ibang tao, ay dahil marami silang demand. Marami silang nire-request sa atin na feeling natin na yun lang ang habol nila sa atin. Kaya kung ayaw mo na mag-isip ng ganun ng boyfriend o asawa mo sa inyong LDR, ay paramdam mo sa kanya na wala kang ibang hangad, kundi ang love niya lang o ang pagmamahal niya lang. Pang-pitong tips, mga ka-inspired, para magtiwala ng lubos ang ka-LDR mong lalaki is magtiwala ka din ng lubos sa kanya. Opo, mga ka-inspired. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At kung makikita ng boyfriend mo, nagtitiwala kang lubos sa kanya, iisipin niyang wala kang ginagawang mali. Kasi kung ikaw nga mismo nagtitiwala sa kanya. Meaning, wala kang kinakatakutan na maling ginagawa mo sa kanya na ayaw mong mangyari sa iyo. Yes, mga ka-inspired. Mga tipatenga ko. Yes, mga ka-inspired, kailangan magtiwala ka ng lubos sa kanya. Ipakita mo nagtitiwala ka ng lubos sa kanya nang sa ganun, naisipin niya na, ah, matinuto. Wala tong ginagawang mali o masama na kinakatakot niyang gawin din sa kanya. Yung mga ganun ka-inspired, kasi isipin ng lalaki, ba't ka walang tiwala sa akin? Siguro, may ginagawa ka no, na ayaw mong mangyari sa'yo, no? Siguro, meron kang maling ginagawa, kaya takot ka rin, ano? Yung mga ganun ka-inspired. Kaya ipakita mo na lubos ka din nagtitiwala sa kanya para makita niya na confidence siya, maging confident siya na wala kang ginagawa o kinakatakutan. Pangulong tips, mga ka-inspired, para magtiwala sa inyong lubos ang ka-LDR mong lalaki is kapag meron kayong pinag-usapan o pinagkasunduan, ay panindigan mo yan na huwag mong kakalimutan at patuloy kang maging tapat. Opo, mga ka-inspired, kung ano yung pinag-usapan niyo, pinagkasunduan, kung nagsumpaan pa kayo o nangako sa isa't isa, eh kailangan huwag na huwag mo yung kakalimutan na patuloy mong gawin at panindigan at patuloy kang maging tapat sa inyong pinag-usapan o pinagkasunduan. Yes, mga ka-inspired, habang buhay din ito. Nang sa ganun ay talaga namang hindi siya mag-isip ng masama sa'yo o mali sa'yo. Dahil habang buhay yung pinag-usap, habang buhay yung pag-uusap niya na yan, halimbawa, diba? Walang lokohan. Ayan, pinag-usapan niya. Walang lamangan. Mga ganun ka-inspired. O kaya naman kung ano pa mang pinagkasunduan niya, ipanindigan at patuloy na maging tapat. Nang sa ganun ay habang buhay din siya magtiwala ng lubos sa'yo. Alam niyo, mga ka-inspired, ang tiwala ay kung ipapakita mo lang ng buong sinseridad na kayo ay dapat pagkatiwalaan, ay darating ang panahon. Nasa inyo din yun eh. Kung paano kayo pagkakatiwalaan ng tao. Nasa inyo yan. Kaya bantayan nyo ang sarili nyo. Bantayan nyo ang sarili nyo. Na patuloy na maging tapat. Lalong-lalo na sa lalaking mahal nyo. Lalong-lalo na kung long distance relationship kayo. Patuloy maging tapat, mga ka-inspired. Huwag kailanman magtataksil. So mga ka-inspired, shoutout time na po tayo. Shoutout sa pinsan ko na si Matthew Capanoble. Isang teacher po sa Arellano University. Pinsan, kamusta? Successful ka na? Teacher ka na? Pasaway ba yung mga estudyante mo dyan? Sabihin mo sa akin nang ma-shoutout natin. Joke lang, ka-inspired. Joke lang, pinsan. Ka-inspired na pinsan.
So mag-ingat kayo palagi, pinsan, kapa. Kapa, Matthew Kapa Noble. Mag-ingat kayo dyan at patuloy mong galingan yung trabaho mo dyan bilang isang teacher sa University ng Arellano. Shoutout din kay Ka-Inspired na Judy Lynn Durante, kay Mickey Lucky, kay DJ Lab 101, DJ, kay Norma Gapasen, kay Pani Gay DC Limon, at kay Marlene Labaria. Shoutout sa inyong lahat mga Ka-Inspired at maraming maraming salamat po. So mga Ka-Inspired, yun lang po, no? At maraming maraming salamat mga Ka-Inspired sa pagtapos po ng vlog na ito. At kung nagustuhan niya mga Ka-Inspired, huwag niyo po kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po. Maraming maraming salamat mga Ka-Inspired. At muli, be inspired!